Puri ng Diyos sa ganitong mga sitwasyon na ating pinagdadaanan, masigit natin ipakita sa Diyos na yung kahalagahan niya sa buhay natin sa paraan na magpupuri pa rin tayo at magpapasalamat sa kabila ng mga kanya-kanyang pinagdadaanan natin, lalo na ng pinagdadaanan ng lahat dahil sa sakit na kumakalat ngayon sa buong mundo. At sa kabila ng mga ito, patuloy tayong magpapasalamat, magpupuri sa Diyos, sapagkat nananatiling ang Diyos natin ay mabuti. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Aming Ama, maraming salamat po sa iyong lahat ng papuri, sa iyong lahat ng paraan, sa iyong lahat ng pagsamba, sa iyong lahat ng pagdaminan. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Thank you for your mercy. Thank you for your abundant grace. Thank you for your great love. Hallelujah. Walang dahilan para magreklamo kami. Walang dahilan para magtanong kami. Nananatiling kayo ay mabuti. Nananatiling kayo ay tapat. Hallelujah. Praise you, Jesus. I just want to praise you. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and for He is Lord.
Jesus is Lord, ang ating Panginoong Jesus. He is Lord. Hallelujah. He has risen from the dead. Mapalad ang nagsasabing si Jesus ang Panginoon at naniniwala ng kanyang buong puso na si Jesus ay nabuhay na maguli sa mga patay. Purihin ang Panginoon. Mapalad ka kapatid. Ano man ang nangyayari sa paligid natin ngayon, kapag ipinahayag mo na sa buhay mo na si Jesus ang Panginoon at naniniwala ka ng buong puso na siya ay nabuhay na maguli sa mga patay, higit ka pa sa mananagumpay. Tayo manalangin. Ama, maraming salamat po. Ipaunawa niyo sa amin sa patnubay at gabay ng inyong mga salita ang nangyayari sa aming panahon ngayon. Sapagkat ayaw niyong maging mangmang kami sa mga nangyayari sa bawat panahon. Bagos ang dais niyo, makilala namin ang bawat pangyayari sa bawat panahon upang sa gayon maianda namin ang aming sarili sa inyong muling pagbabalik. At sa kabila ng mga nangyayari sa paligid namin, manatili kaming tapat at sumusunod sa iyong kalooban. Maraming salamat. Pagpalain niyo kami sa umagang ito. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Puputulin muna natin yung ating pag-aaral sa Book of Romans. Panandalian nating puntahan yung nagaganap ngayon sa ating mundo. Kailangan meron tayong kaunawaan sa mga nagaganap sa ating panahon. Hindi kinakailangang maging mangmang tayo. Naalala ko nga si Apostol Pablo, yung kanyang paalala kay Timoteo nung sabihin niya yung mga magaganap sa huling panahon. Tignan niyo po sa 2 Timothy chapter 3. Naalala ko lang po. Merong sinabi si Apostol Pablo dito na salita. Alam natin na yung 2 Timothy chapter 3 ay paalala sa mga mangyayari sa mga huling araw. Pero bago sinabi ni Apostol Pablo yung mga mangyayari, excuse po, hindi lang po ako. Bago niya bigkasin o sabihin yung mga mangyayari sa huling araw, ito yung kanyang nabanggit. Datapwat alamin mo ito na sa huling araw. Yung salitang datapwat alamin mo ito, this know also. Ayaw ni Apostol Pablo na hindi alam ito ni Timoteo. Kailangan alam mo to. At yung mga nagaganap sa panahon natin ngayon bilang mga mananampalataya, kailangan may pagkaunawa tayo sang-ayon sa sinasabi ng Biblia kung ano ang nangyayari sa paligid natin ngayon.
Tayo nga bilang mga anak ng Diyos dapat sa kabila ng kawalan ng pag-asa na nararamdaman ng mundong ito, tayo dapat ang binubukalan ng salita ng mga pag-asa at buhay sa kabila ng mga nangyayari sa paligid natin. Hindi tayo ang dapat pinanggagalingan ng takot, ng pag-aalinlangan, ng kamangmangan sa mga nagaganap sa ating panahon. Bagkus tayo dapat ang pinanggagalingan ng kaunawaan sa mga bagay nangyayari sa paligid natin ngayon. Kaya ayaw ni Apostol Pablo na si Timoteo ay maging mangmang sa bagay na ito. Kaya ang ating tatalakayin ngayong umaga, ang ating pag-uusapan is about the biblical truths dealing with these fatal pandemic diseases. Actually, hindi lang naman coronavirus ang mga kumakalat na sakit ngayon. Ulitin ko po, the biblical truths dealing with these fatal pandemic diseases. Paano natin pakikitunguhan sang-ayon sa salita ng Diyos yung mga karamdaman na ito, sakit na kumakalat, hindi lang sa isang bansa, hindi lang sa isang kontinente, kundi sa buong mundo. Nandiyan na yung SARS, nandiyan yung Ebola, nandiyan yung MERS-CoV, no, nandiyan din yung HIV, merong dengue, merong malaria, at ngayon ay kumakalat naman yung tinatawag na coronavirus. At ngayon dito sa Metro Manila ay bahagya tayong nakakaramdam ng lockdown na inanunsyo ko gabi ng ating Pangulo. Paano natin pakikitunguhan ang mga ganitong klase ng pangyayari? Mga kapatid, una sa lahat, sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, sa talatang 7, sa talatang 7, hinula na ito ng ating Panginoong Yesus. Bilang mga alagad ng Panginoon, inaabangan natin yung kanyang muling pagbabalik. Mga kapatid, inaabangan nyo ba yung pagbabalik ng Panginoon? At kung inaabangan nyo yung pagbabalik ng Panginoon, isa ito sa mga senyalis na makikita natin na nandiyan na siya, napipinto na yung kanyang pagbabalik. At imbis malungkot tayo sa nakikita natin, nalulungkot tayo dahil sa nakikita natin yung mga napapahamak, pero natutuwa naman tayo sapagkat alam nating nalalapit na at napipinto na ang pagdating ng Panginoon. Ang sabi ng Matthew 24:7, "Nation shall rise against nation, and kingdoms against kingdom, and there shall be famines and pestilences." O yung salitang pestilences, yan yung mga epidemya ng karamdaman na kumakalat sa bawat mga bansa. Na ngayon ay yung coronavirus, hindi na lang siya basta epidemya, kundi ito'y pandemic na, sapagkat buong mundo na ang naapektuhan ng karamdamang ito. At makikita natin ang Panginoong Jesus, madalas niyang ipinagpapauna yung mga mangyayari sa atin. Bakit? Para huwag tayong matisod. Kaya kapatid, kung nakikita mo yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon tulad niyang coronavirus, hindi ka dapat mapanginaan ng loob. Kasi ipinagpauna na ng Panginoon na kung susunod ka sa Kanya, mangyayari yung mga bagay na ito. At kung mangyayari ang mga bagay na ito, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong mapanghinaan ng loob, bagkos ito yung mga tanda ng napipinto kong pagbabalik. Ang sabi nga ng John chapter 16 verse 1, nagpaalala si Jesus sa mga alagad niya, "Ipinagpapauna ko na sa inyo, napapatayin kayo dahil sa inyong pananampalataya." Hindi niya pinangako sa mga alagad na pag sumunod kayo sa akin, sisikat kayo. Pag sumunod kayo sa akin, you shall live prosperous and having an abundant life in this life. Ang pangako niya, pagkasumunod kayo sa akin, papatayin kayo. At yung mga papatay sa inyo, karangalan pa sa kanila, ang patayin kayo. Ipinagpapauna ko to para huwag kayong matisod sa akin. Ipinagpapauna na ng Panginoon yung mga bagay na mangyayari sa atin ngayon o nangyayari na para huwag tayong mapanghinaan ng loob. Diyos po. Mga kapatid, bago ko po ituloy, nais ko munang ilatag yung pundasyonan yung ating pag-uusapan ngayong umaga sa salitang ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Naniniwala tayo that God is all-powerful and almighty.
Walang hindi naniniwala sa atin yan. Naniniwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Wala siyang hindi magagawa, liban na lang ang magkamali o magkasala. Lahat ay magagawa niya. We all believe that God is sovereign. We all believe that nothing is impossible with God. We all believe that nothing is too hard for Him. Walang mahirap sa Kanya. We all believe that He has the power over nature. May kapangyarihan siya sa ibabaw ng kalikasan. Pero ang paniniwala natin na ito, na ang Diyos ay makapangyarihan, pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Sa udyok ng Espiritu Santo, ito ang nilalagay sa aking puso. We believe that God is almighty and powerful, always in accordance to the good pleasure of His will. Kung paniniwalaan natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, kailangan samaan natin ang kaisipan na gagawin niya yung mga makapangyarihang gawa sang-ayon sa kanyang kalooban. Dahil kung gagawin niya yung mga makapangyarihang gawang ito sang-ayon sa kalooban mo o kalooban ko, mga kapatid, hindi ito makakabuti para sa lahat. Kaya kung titignan natin yung salitang God is powerful and almighty, we must believe that God is powerful and almighty in accordance to the good pleasure of His will. Gagawin niya yung mga makapangyarihang gawa. Alam niyo, kaya niyang pigilan yung coronavirus. Marami ako nakikita mga posts sa Facebook na hindi tayo mahahawa dahil makapangyarihan ng Diyos natin. Tama. Pero sa tingin mo, yan ang kalooban ng Diyos? Alam ba mga kapatid, kahit nabigyan ka pa ng Diyos ng karamdaman at ito isang ayon sa kanyang kalooban, makakabuti sa atin yun. Kasi ang Diyos natin ay mabuti. Ngayon, kung hindi ka man magkaroon ng sakit at hindi niya kalooban yun, eh mga kapatid, hindi makakabuti sa iyo yun. Maaaring ito ang maging dahilan kung bakit lalo kang lumayo sa Diyos, malimutan mo siya dahil malakas yung katawan mo. Tulad ko na lang, ako po, nag-response ako sa panawagan dahil sa isang karamdaman. Oo, ang karamdaman ay hindi galing sa Diyos. Pero ginagamit niya ito para tumalima tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, we all believe that God is almighty and powerful in accordance to the good pleasure of His will. Sa ilang mga dahilan, para mag-glorify ang Kanyang pangalan, kaya siya gumagawa ng makapangyarihang gawa. Maparangalan siya. Ang mga nakikita ko pang dahilan para masabing gagawa siya ng makapangyarihang gawa ay para hatulan yung mga ginawa niya ng himala at hindi sila nagsisi. Matthew 11:20-24. Alam niyo, delikado rin yung lagi kayo nakikita ng himala. May mga lingkod ng Diyos, may mga churches na laging patotoo, himala. Alam niyo ba, delikado rin yan? Na pagka puro himala ang nakikita niyo, patunay lang to na masigit ang hatol na ibibigay sa inyo. Bakit, mga kapatid? Kasi kaya nakakakita kayo ng himala, dahil talagang sobrang tigas ng ulot, walang pagsisising nangyayari. Yun ang sinabi ng Panginoon sa mga lugar na kanyang pinuntahan. Ginawan ko kayo ng mga himala, pero hindi kayo nagsisisi. Kaya may mas dahilan ako na hatulan kayo ng higit kaysa sa Tiro at Sidon, kaysa sa Sodoma at Gomorrah. Kaya mga kapatid, yung patotoo ng himala, kailangan o makapangyarihan gawa ng Diyos in accordance to the good pleasure of His will. Ang isa pang nakikita akong dahilan na tama na dapat nating paniwalaan sa mga oras na ito. Ang Diyos ay gumagawa ng mga makapangyarihang gawa for the sake of the salvation of the elect. Gumagawa ang Diyos ng mga makapangyarihang gawa para sa ikaliligtas ng mga pinili sa kaligtasan. Lahat ngayon naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan para hindi tayo mahawa o para hindi makapasok yung coronavirus sa bansa natin. Pero bibigyan ko kayo ng konting historical facts sa gabay din ng biblical facts. 2006, June 21, yung tatay ko po ay binarel
sa harap ko. Walong bala ang pumasok sa kanyang katawan. Patay, siyempre. At nangyari yon sa gitna ng Bible study. 2006. Kita ng dalawang mata ko kung paano pinatay yung tatay ko. Pero sinasabi rin ang salita ng Diyos, Isaiah 54 verse 7, that no weapon that is formed against shall prosper. Na walang armas na nalikha sa mundong ito na magtatagumpay sa atin. December 26, 2004, Linggo, nagkaroon ng tsunami sa Indian Ocean at 200,000 tao ang namatay. At meron pang isang church doon na habang sumasamba, Linggo yun eh, sumasamba yung mga kapatid, nagpupuri sa Diyos, dumating yung tsunami, patay silang lahat. Pero anong sabi ng salita ng Diyos sa Mark 4:41? Diba, sino nga ito na pati ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya? Pero bakit nung parating na yung tsunami dun sa simbahan o dun sa loob ng iglesia na puno ng tao na nagpupuri sa Diyos, hindi napigilan ng Diyos? Ibig sabihin ba, walang Diyos? Ibig sabihin ba, malupit ang Diyos? Naalala ko sa Old Testament, merong magkakaibigan, si Misael, si Ananya, at si Azariah. Tinapon sila sa apoy, sa pugon ng apoy. Hindi sila nasunog. Pero naalala ko naman si Esteban, sa panahon natin ngayon, pinagbabato, patay. Sinunog yung mga mananampalataya nung panahon ng pagsisimula ng Kristyanismo, sunog sila. Naalala ko po si Daniel, itapon siya sa yungib ng leon, hindi siya kinain ng leon. Pero sa panahon ng mga Kristiyano, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus, pag tinapon sila sa yungib ng leon, kinakain sila ng leon. Sa Syria, merong isang 60-year-old na babae. July 9, 2019. Ang pangalan niya ay si Susan Derkikor. A gardener, Arabic teacher, was found dead on the province of Idlib, Syria. Pakinggan niyo po to. Bakit namatay itong si Susan? Because of her faith. Dahil sa kanyang pananampalataya, she was tortured, raped over the span of 9 hours. Nirape siya ng 9 oras ng paulit-ulit ng iba't ibang mga lalaki dahil sa kanyang pananampalataya. At pagkatapos siyang gasain, 9 oras, being stoned to death because of her faith. Pagkatapos nun ay binato pa siyang buhay hanggang sa mamatay. Ang Diyos ba'y makapangyarihan sa kabila ng mga nangyayaring ito? Opo, ang Diyos ay makapangyarihan. At minsan niya nang pinatunayan at tinapos yon sa atin nung ibigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Nung ibigay ng Panginoong Jesus yung kanyang buhay sa krus, sapat ng patunay na mahalaga tayo sa kanya. Na anumang pagsubok na pwede nating pagdaanan dito sa lupa, hindi na natin pwedeng ireklamo sa Diyos kasi pinakita niya na minsan yung kahalagahan natin nung ialay niya ang kanyang buhay. Naniniwala ang Diyos na tayong mga sumusunod sa Kanya, kung pangahawakan natin yan, lalong mailalagay si Satanas sa kahihiyan. Bakit? Na kapag tayo ay nahihirapan at tayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok at patuloy nating pangahawakan yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi natin masasabi na hindi tayo mahalaga sa Diyos. Ang Diyos, pinababayaan tayo. Bagus ay nakapagpupuri pa tayo sa gitna ng mga coronavirus na yan, ay napapatunayan natin sa kaaway na talagang tayo ay sa Diyos. Dahil sapat na sa atin kung ano yung ginawa ng Panginoon. Pero yes, I believe na ang Diyos ay nagpapagaling, kaya niyang pigilan yung coronavirus na yan, kaya niyang galawin ang karagatan, kaya niyang pihitin ang hangin dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Meron nga akong tanong minsan sa isang church eh, namamangha ba kayo na ang dagat ay nahahati? Sabi nila, opo pastor. Pero hindi kayo namamangha na ang dagat ay nalikha. Kung hatiin man ng Diyos ang dagat, nilikha nga niya yan eh. Kaya walang imposible sa kanyang hatiin niya yan. Isipin nyo, ito po, itong panyong ito, kung gagawin ko to at ititiklop ko,
Mas namangha pa kayo ng itiklop ko kaysa nung ginawa ko ito? Isipin niyo yun. Nung ginawa ito, hindi tayo namangha, pero nung itiklop, namangha pa tayo. Eh paano kung hindi tiniklop? Di, hindi tayo mamamangha dahil merong ganito. Ibig sabihin, hindi tayo mamamangha kung hindi hinati ang dagat, samantalang siya nga ang may likha ng dagat. Kaya mga kapatid, kahit sabihin yung isang lumpo eh, walang tao makagagawa ng isang lumpo. Kaya kung pagalingin niya mga isang taong lumpo, walang imposible sa kanya dahil gumagawa nga siya ng buhay eh. Walang mahirap sa Diyos. Pinapakita lang natin dito sa ating pinag-uusapan na hindi mahalaga yung sitwasyon na pinagdadaanan natin. Kasi hindi ka naman natulan ng Diyos kung may coronavirus kayo. Kung magkaroon ka man ng sakit niyan, sa tingin mo ba sasabihin ng Diyos, lumayas ka, hindi kita nakikilala, may coronavirus ka. Wala namang ganun sinabi ang Biblia. Ang sinabi ng Biblia, lumayas ka, ikaw na pinagpala, ikaw na may magandang katawan, pero nagpapatuloy ka sa kasalanan. Hindi kita nakikilala. Ang ahatulan ng Diyos, hindi yung nagkasakit. Hindi yun dahil wala kang pera, hindi dahil wala kang natapos. Hatulan tayo ng Diyos sa iisa at tatatanging dahilan at walang iba kundi ang kasalanan. May pag-uusapan tayo mga kapatid patungkol sa nangyayari sa panahon natin ngayon na kailangan nating maintindihan. Una, ang lahat ng bagay ay matatapos. Nung magkasala si Adan at Eva, nagkaroon ng hangganan ng lahat ng bagay. Ang buhay ko, ang buhay mo ay matatapos. Pero pinagkaiba nating mga mananampalataya, matatapos tayo pero hindi sa paghatol. Matatapos tayo at ang pagkatapos ito ay kaligtasan. At ang totoo mga kapatid, hindi na tayo pwedeng takutin ng kamatayan eh. Ang totoo, matagal na nga natin gustong mamatay eh. Kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, gusto mo na ngang mamatay eh. Kung iniisip mo nga, nandiyan na yung coronavirus, sana maawa na ako, umuwi na ako sa langit. At isa na lang ang dahilan kung bakit ayaw mo magka-coronavirus. Hindi dahil may pangarap ka pa, kundi dahil gusto mo pang makapaglingkod sa iba. Sige nga, tiyakin nga natin, sino dito yung mga ayaw magka-coronavirus dahil gusto mo pang maglingkod sa iba? O kaya mo lang ayaw dahil natatakot ka, dahil mahal mo pa yung buhay mo, dahil may mga pangarap ka pa sa mundong ito na gusto mong mangyari. Sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 1:23-24, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabi-kabila. Akong may nasang umalis at sumakay Kristo, gusto ni Apostol Pablo sa kanyang puso at pagdanasa na umuwi na sa Panginoon. Bakit itong si Apostol Pablo gustong-gusto nang umuwi sa Panginoon? Kasi yun yung pangunahing bunga ng Espiritu na inilagay sa atin. Romans 8:20-23. Mamaya, babasahin po natin. Pag nasa iyo yung Espiritu ng Diyos, kasama ng kalikasan, humihibig ka mula sa loob na mamatay ka na o mabulok ka na para mapalitan ka ng kaluwalhatiang makalangit. Pero tignan niyo po ah, bakit gustong mabuhay ni Apostol Pablo? Verse 24, gayon may ang manatili sa laman, yung mabuhay, siyang lalong kailangan dahil sa inyo. Ibig sabihin, kaya pala niya gustong mabuhay kasi kailangan pa siya ng kanyang kapwa. Nakikita niya yung laki at dapat pang gawin para sa kaharian ng Diyos. Pero kung magnanasa kang mabuhay, kung nagnanasa kang tumagal lang yung buhay at wala kang pagnanasang maglingkod, kapatid, wala kang dahilan para mabuhay. Ang may dahilan lang para mabuhay sa mundong ito ay yung mga taong nagnanasang maglingkod at ipangalat ang mabuting balita. Tiyakin natin na kapag inihiling nating mabuhay, hindi dahil sa gusto mo. Tiyakin natin na kapag gusto nating mabuhay, dahil sa ito'y kailangan ng iba. Uulitin ko po, kapag ninanasa natin, huwag akong mahawa ng coronavirus. Huwag sana akong magkaroon yan. Bakit? Dahil gusto mo lang? Hindi, dahil kailangan pa ako ng iba. Kailangan kong maglingkod sa kanila. At yun yung puso ng mga sinasamahan ng Espiritu ng Diyos. Basahin nga po natin yung sa Romans chapter 8. Dito muna tayo magtatapos. Maraming bagay pa dapat tayong pag-uusapan dyan. Lobby ng Diyos ay pag-usapan natin sa mga susunod. Minsan ko nang nabasa ito sa inyo. 8:23.
Hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo, merong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Tayong mga anak ng Diyos, meron tayong Espiritu ng Diyos. At ang pangunahing bunga ng Espiritu na nasa atin, tingnan nyo ha, sa makatuwid bagay tayo'y nagsisihibik, groaning from the inside, sa ating sarili ng paghihintay, ng pagkukupkop, dilit ibat ng pagtubos ng ating katawan. Pag ibababa nyo sa 20, yung buong nilalang, yung climate change na tinatawag, nag-aalboruto na yung mundo. Dahil gusto na nilang makita yung kalwalhatian na ibibihis sa mga anak ng Diyos. Kung bakit pumuputok ang bulkan, bakit nalulusaw ang yelo sa malalamig na lugar, sunod-sunod na mga paglindol, mainit na panahon. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sapagkat ito'y patunay na sinasabi ng salita ng Diyos na ang buong nilalang ay nagpaalipin sa kabulukan dahil sa sumakop sa Kanya. At nagdaramdam sila na parang babaeng manganganak, nag-aalboruto ang paligid natin dahil gusto na nilang mapalitan ng new heavens and new earth. At gusto nilang masaksihan yung mangyayari sa atin bilang mga anak ng Diyos na bibihisan ng kalwalhatian na kagaya ng kay Kristo Jesus. At kapag ka ikaw ay anak ng Diyos at nasa iyong Espiritu ng Diyos, may pangunahing bunga ka sa loob na humihibik. Kapatid, pag hindi ka humihibik ng ganito, wala kang Espiritu ng Diyos. At pag wala kang Espiritu ng Diyos, isang tiyak, mapapahama ka. Ang hinihibik pala sa loob ng Espiritu na inilagay sa atin ng Diyos ay yung paghibik na, Lord, kuhain mo na ako. Ang gusto ko ay mamatay na at sumapiling mo at tumira na dyan sa langit na bayan at makasama ka ng walang hanggan. At makita ang kalwalatian mo na siyang magbibigay ng tunay na kagalakan sa amin. Oops! Pero kung kailangang mabuhay pa ako, hindi dahil sa pangarap ko, hindi dahil sa mga bagay na gusto ko pang mangyari, kundi dahil sa kailangan pa ako ng iba. Kaya purihin ang Panginoon, mga kapatid, coronavirus, simbolo ito ng biyaya ng Diyos at paghabag sa maraming tao. Datapwat kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sandiputan. Merong paghatol ng Diyos na gagawin dito pa lang sa lupa para huwag kang mahatulan na mapahamak sa impyerno. At kung ang mga karamdamang ito ang magiging dahilan para huwag tayong mapahamak sa impyerno, alam ng Diyos yung makakabuti sa atin. God is good. Ang Diyos ay mabuti. Kaya kung masama man ang nangyayari, makakabuti pa rin yon sa atin. Kung God is bad, kung ang Diyos ay masama, kahit mabuti ang nangyayari, ikasasama mo yon. Ulitin ko pa, God is good. Kahit masama ang mangyayari, ikabubuti mo yon. Pero kung God is bad, God is evil, kahit maganda ang mga nangyayari sa buhay mo, ikasasama mo yan kasi masama siyang Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama, pagpalain niyo po ang aming kaisipan ng karunungan at kaalamang nagmumula sa inyo. Maunawaan namin ang inyong katwiran sa patnubay ng inyong mga salita at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal. We also bless, Lord God, our leaders, Masaredo family. Kayo po ang patuloy na sumama sa kanila. Magbigay ng mga salita at kapahayagan para patnubayan kaming lahat at dalhin sa iyo pong kalooban. Pagpalain niyo ang kanilang sambahayan at pagpalain niyo ang kailangan ng kanilang mga puso. Pagpalain niyo po ang bawat sa puso amin, pagpalain niyo ang bawat iglesia sa iba't ibang lugar, iba't ibang sulok ng mundo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, bigyan niyo kami ng tamang kaisipan sa mga panahong ito, aming Ama. Ang lahat po'y magsabi ng Amen at Amen. God bless you po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Lobby ng Diyos. Tuloy po natin yan sa mga susunod. Brother Jojo, magandang umaga sa iyo. Ito po ating mga kasama, mga manggagawa. Praise God. Ayan, yung aking pong asawa. Nasaan na? Ayun. Napunta ron. Si Pastora Maricel. Pastora Neddy. Ayan po. So, Almar. Hello po. Kamusta?
Praise the Lord. Ayan po. Pastor Mark ng Kuwait, bumalik po. Tito Alex. Praise God. Sa Diyos po, lahat ng papuri. God bless you po.